Halos isang linggo na po nating binabasa ang tungkol sa katapusan ng mundo. At ito po ay pagpapaalala lang po sa atin na tayo ay nasa 34 na linggo na. At tayo ay naroon na sa pinakang huli sa kalendaryo ng simbahan. Kaya naman ang mga pagbasa ay tungkol din sa katapusan, tungkol sa kabilang buhay. Pero actually, ang ating pong pagbasa, unang-una po, ay naglalarawan ng pagkawasak ng Templo ng Jerusalem. At ito po ay naganap noong 70 AD na ang Jerusalem ay nawasak, yung templo, at ang mga Israelita ay nadalang bihag sa Babylonia at sila ay naging alipin doon. Kaya ito po ay naglalarawan first and foremost of the destruction of Jerusalem. Pero ito rin po ay naglalarawan ng katapusan ng mundo. Kaya naman ipinakita roon yung magkakameron ng tanda sa araw, sa bituan, sa buwan at sa mga bituin, merong mga ugong, daluyong ng dagat, at ang mga planeta at iba pang katulad nito sa kalawakan ay magkakawindang-windang, at darating ang anak ng tao na may kapangyarihan at malaking karangalan. So secondly, it talks about the second coming of the Lord. At napaka-importante, sabi dito sa Banal na Ebanghelyo, na huwag tayong matakot. Bagamat ang kanyang pagdating ay hindi natin alam, ay nangangailangan ito ng sapat na paghahanda. Sabagat sabi ng Panginoon, kapag nagsimula nang mangyari ang mga bagay na ito, magalak kayo, sabagat nalalapit na ang pagliligtas sa inyo. It is an experience of liberation and victory when Jesus will be coming back into our life. Kaya naman, hindi dapat katakutan ang kanyang pagdating, kundi dapat itong paghandaan. And the predominating feeling must be joy. Because in the midst of all the sufferings, in the midst of all the storms, in the midst of all these horrendous events, is the belief that God is with us, that God is in our midst, that God will liberate us, and God will give us a new beginning, a new life, a new heaven, and a new earth. Kaya, ang pagdating ng Panginoon ay hindi po natin alam, pero napakahalaga na tayo po ay laging maging handa. And the best preparation is to pray and to do our job, ordinary job, with extraordinary faith and with extraordinary love. Hindi natin katatakutan ang pagdating ng Panginoon. Manapay, we will anticipate with joy, with optimism, and with hope that indeed Jesus will be coming back into our life. Hindi po ito magiging nakakatakot na karanasan kung bawat sandali ng ating buhay, tayo po'y handa sa kanyang pagdating. Jesus will be coming very soon, but we do not know the time, the place of His coming, but definitely He's coming back into our life. Kaya napakahalaga, maging handa po tayo, and the best preparation is prayer and to be converted and to return back to the Lord. So sa panahong ito po, that we are at the middle of God's activity, we must continue to return back to the Lord. Sabi ng Panginoon, the end is not very near, but then if these signs are coming, these signs are beginning to happen, then stand erect, be joyful, because
the liberation and victory is coming into our life. Amen.